Magandang umaga po sa atin lahat mga kagulay. So ngayong araw, nandito po tayo sa taniman po ng pakwan dito po sa farm ng ating cooperator, si Mr. Henry Rafael. Dito po yan sa Paulog, Ligao City, dito po sa probinsya ng Albay. Ano po? So dito sa farm, dito po sa kanyang taniman, ang isa sa mga nakatanim niya po dito ay itong ating variety ng bagong pakwan, si Sugar Deluxe F1. Ano po? So yan mga kagulay, makita niyo po. Ano? So yan po yung bunga ng Sugar Deluxe F1. So makita niyo yung itsura niya ay oblong, torpedo type, no? So ito pong Sugar Deluxe F1 na ating bagong variety ng pakwan ay yan. So dito po sa lugar makikita nyo nakatanim po siya sa upland, hindi po sa lowland, ano, hindi siya sa mga palayan nakatanim. Ano po? So ayan po yung mga bunga niya. Yan. So yan po yung bunga. Napakadaming bunga po mga kagulay. No? So medyo nasira lang po yung dahon kasi dito po sa lugar ay palagi pong maulan. Kaya kung makita nyo, mapansin nyo yung dahon niya ay medyo tinamaan din ng blight. Pero kahit na po maulan yung lugar o yung panahon namin dito, so nakasurvive pa rin po yung pakwan at namunga pa rin po ng marami. So yan. So halos maraming bunga. Yan, makikita niyo po. Yun. So yan po mga kagulay. No? So madaming bunga. Ito pa. Yan. So yan po yung ating cooperator, si Manoy Henry Rafael. Pwede natin interviewin. Saglit lang. Manoy Henry, magandang hapon. Magandang hapon naman. Opo. Ano po bang naobserbahan nyo po dito sa ating bagong variety po ng pakwan, si Sugar Deluxe F1? So, unang-una, ang naobserve ko, medyo early maturing siya compared doon sa sweet 18 na medyo hindi pa matured sa ngayon. So, same siya ng pagtanim pero mas naunang na nag-mature itong Sugar Deluxe, yung bago. Pangalawa, nailan mostly naman is gusto yung consumable size. So, pasok na pasok siya sa hinanap ng mga consumer na katamtaman lang ang laki. So, sa sunod pa na katangian, medyo hindi siya gaanong namabaging. So kaya okay. Medyo hindi gaano kailangan ang space na malaki para sa pagtatanim, kaya mas marami ang maitatanim mo sa isang particular na lugar. Okay. So dahilan bago lang, so yun lang muna ang na-observe ko dito sa bagong variety ng pakwan. Kumusta po sa lasa? Matamis po ba? Sabi ko nga lasang pakwan, pero compare doon sa iba, medyo crunchy siya tapos matamis. Okay. So yun. So ang naiba dahil ang yellow siya, medyo unique ang kulay niya. Kulay. Kaya added feature niya na commonly karamihan ng pakwan pula ito, parang maiba naman nga, yellow naman siya. Okay. So yan po mga kagulay, ano? So yan nga sabi ko nga palagi pong maulan dito, kaya ngayon ito inabot na naman kami ng ulan. Yan. So malakas naman yung ulan dito po sa area, ano? So sabi ko nga kahit maulan siya, yun. Kung makikita nyo, napakadami pa rin ng buong ibinunga niya, no? So katulad nito. So malaki. Na po. So yan po yung Sugar Deluxe, unang-una, napakaganda po siyang itanim kasi yung maturity days niya, pakatanim, maghintay lamang po kayo ng 60 days, maaari na po kayong mag-harvest.
Then ang ano po nito mga kagulay, ang timbang nito, kung titimbangin natin siya, ang isang bunga, so nagtitimbang po yan ng 3 hanggang 4 na kilo, no? So yan po, pag biniyak natin siya, ang kulay ng kanyang laman ay yellow, yung kanyang balat ay dark green, then yan po ay crispy. So pag hinarbis natin to mga kagulay, ang shelf life niya ay umaabot po ng 19 days, so medyo matagal po, ano? So pag tig-harvest natin siya, pwede siyang istakin hanggang 19 na araw. Yan po, kaya kung susubok po kayo mga kagulay ng pack 1, so try nyo po si Sugar Deluxe F1 at sigurado maganda yung kalalabasan. So yun lamang po, magandang araw po sa inyong lahat.